Sa iba pang balita, maraming distrito sa buong Malaysia nakalagay na sa red zone. Si Grace Gaupo para sa kabuuan ng detalye ng balita. Yes ka partner, wala ng green district sa bansa, maliban lamang sa Bandar Bharu at Kedah. Malinaw na halos lahat ng distrito ay naging red zone na. Ayon kay Dr. Hisham Abdullah, ang sitwasyon ay resulta ng kaso ng COVID-19 sa distrito sa loob ng 14 na araw. Sinabi niya sa isang Facebook post na ang estado ng Sarawak, 5 distrito na ngayon ay nasa red zones, habang ang infectivity rate ay 1.45 na mas mataas pa sa national rate na 1.13. Samantala, nagtala ng 11 mula sa 16 na bagong kaso ang umusbong mula sa mga lugar na pinagtatrabahuan at kalat sa lahat ng mga estado. Mula sa bagong kaso, 70% o kabuoang 2,802 ang nagmula sa mga local Malaysians, habang ang 30% o kabuoang 1,201 imported case mula sa non-Malaysians na may 5 kaso ang imported mula sa abroad. Dagdag pa niya na itala nitong Miyerkules ang 41,087 aktibong kaso na may 246 individual ang na-admit sa intensive care units o ICU, habang ang 96 ang nangangailangan ng respiratory aids. Kaugnay ng bagong cluster sa mga lugar na pinagtatrabahuan, ang Bistare Rantau at Tapak Bina Jalan Abdul Aziz sa Selangor na mayroong 72 na kaso. Habang sa estado ng Johor kabilang na ang Tampoy 5, Jalan Seroja at Tapak Bina Jalan Digital sa Johor Tenggara ay mayroong 62 bagong kaso ng COVID-19. Ang iba pang cluster ay ang Persia Rantasek sa Perak at Jalan Usaha at Tapak Bina Bukit Subukor sa Melaka na may 10 kaso. Sa kabilang banda ka-partner, ang iba pang 5 clusters na nakakaapekto sa komunidad ay kinabibilangan ng Bato Inam Cluster sa Perak, Bukit Gelugur at Somiluwit sa Pahang, Jalan Niaga Cluster sa Johor at Kampong Balibata sa Sabah. Mula dito sa Kuala Lumpur, ito si Grace Gaupo, nag-uulat, Kabayan News, Malaysia.